Hi, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito po ang inyong lingkod, Doc Rico de Guzman, isang OBGYN, isang uri ng doktor na nangangalaga sa kalusugan ng mga kababaihan. Ang ating pong pag-uusapan ay ang tungkol sa endometriosis. Ano ito? Risk factors sa pagkakaroon nito? Paano o bakit nagkakaroon ng endometriosis? Bago po tayo magpatuloy, kung interesado po kayo sa topics about women's health, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe, like, share, and follow. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated. Ang endometriosis ay madalas na maitanong sa ating FB group na Doc Rico Health Warriors at paulit-ulit din po natin itong ipinapaliwanag. Sa mga kababaihan na regular ang menstruation o buwan-buwan ay dinaratnan. Buwan-buwan ay nagkakaroon din po ng pagtubo ang lining ng matres sa simula ng cycle na inilalabas bilang regla sa dulo ng cycle kung hindi po nagbuntis si misis. Para po mas maintindihan natin ay tignan po natin ang picture. Makikita po natin na ang kapal at pagtubo ng lining ng matres ay nakadepende sa hormones na estrogen at progesterone. Tignan po natin ang ika-apat na araw na kung saan ay manipis na ang lining ng matres dahil nailabas na bilang regla yung pagtubo na naganap. At mula sa day 4 ng cycle ay unti-unti po itong tutubong muli. At kung hindi magbubuntis si misis ay ilalabas bilang regla sa katapusan ng cycle. Ang lining ng matres ay tinatawag po natin na endometrium. Ang endometrium ay may dalawang layers, stratum functionalis at stratum basalis. Ang stratum functionalis ay yung superficial layer na tumutubo at natatanggal buwan-buwan at inilalabas bilang regla. Kaya tinatawag din ito na temporary tissue. Ang nasa ilalim naman ng stratum functionalis ay yung stratum basalis. Ito ay permanenting tissue. Hindi nagbabago ang tissues nito anumang araw ng cycle. Sa stratum basalis, nanggagaling ang mga cells na tumutubo para mabuo ang stratum functionalis. Kapag ang mga cells ng lining ng matres ay wala sa lining ng matres at nasa ibang lugar, yan po ang tinatawag natin na endometriosis. Apektado nito ang 10% ng mga kababaihan na nasa reproductive age at 30 to 50% ang nakakaranas ng chronic pelvic pain at o infertility. Maliwanag na maaaring maapektuhan nito ang kakayanang magbuntis ng mga kababaihan. Iba't iba po ang uri nito, depende kung saan po napunta yung endometrial cells sa labas ng matres. Number one, superficial endometriosis. Number 2, deep infiltrating endometriosis. At number 3, ovarian endometriotic cysts. Ang superficial endometriosis ay makikita po lamang sa labas na bahagi ng internal organs, pati doon sa tinatawag na peritoneum. Kapag deep infiltrating endometriosis, ibig sabihin ay bumao na po ito sa muscle layer ng bituka, pantog at iba pang internal organs. Magkakaroon ng matinding kirot at sakit at mga sintomas na patungkol sa organ na apektado. Kung minsan ay napagkakamalan ang pasyente na may cancer sa apektadong organ. Ovarian endometriotic cysts. Ito po yung tinatawag din natin na endometrioma o chocolate cysts. Ito po yung endometriosis sa ovaryo. Sinasabing ito ay may kinalaman din sa pagkakaroon ng ovarian cancer. Ano naman po ang mga risk factors sa pagkakaroon ng endometriosis? Number 1, pagiging Asian. Number 2, prolonged exposure o matagal na exposure sa estrogen tulad ng maagang nagregla o early menarche. Maiksi ang menstrual cycle o mas madalas ang buwan ng dalaw, hindi nagbuntis at nagkaroon ng anak. Number 3, low body mass index. Ang body mass index ay yung tamang timbang base sa tangkad ng pasyente. Number 4,
uterine outlet obstruction o may bara sa daluyan ng regla. May mga congenital abnormalities na dahilan ng pagbabara ng daluyan ng regla katulad ng imperforate hymen o walang butas po ang virginity, abnormalities sa uterus. Number 5, genetic o mana-mana. Number 6, problema sa immune system. Ang immune system ay naging pabor sa pagkakaroon ng endometriosis. Alam po ba ninyo na sa pag-aaral na ginawa, sinasabing ang paninigarilyo daw ay maaaring makabawas sa risk ng endometriosis. Nagpapababa rin ng risk o protective sa endometriosis ang pagbubuntis at mahabang panahon ng pagbe-breastfeeding. Bakit ba ang cells ng lining ng matres ay napupunta sa ibang lugar imbis na sa matres lamang? Narito po ang ilan sa mga paliwanag kung bakit nagkakaroon ng endometriosis. Number 1, retrograde menstruation. Nabanggit po natin na isa sa mga risk factors sa pagkakaroon ng endometriosis ay ang uterine outlet obstruction o may bara sa daluyan ng regla. Kapag hindi po makadaloy pababa ang regla dahil may bara, maaari pong umakyat pataas ang regla at maaaring mapunta sa ovaryo, tubo at mga paligid nito. Ang regla po ay may taglay na mga cells na mula sa lining ng matres at maaari po itong tumubo kung mapunta sa ibang lugar. Number 2, stem cell theory. Maaaring mula sa stem cells na galing sa endometrium at o bone marrow na dumaloy sa mga ugat o lymph vascular spaces at napunta sa ibang lugar. Ang mga stem cells na ito ay magiging endometrial cells at tissue na tutubo sa lugar kung saan sila natapon. Number 3, pagkakaroon ng operasyon na maaaring naging sanhi upang mapunta ang cells ng lining ng matres sa ibang lugar katulad ng myomectomy o pagtatanggal ng myoma at cesarean section. Sinasabing may kinalaman din ang immune system sa pagkakaroon at paglago ng cells na may kinalaman sa endometriosis. Number 5, cilomic metaplasia. Ibig naman pong sabihin ito ay yung cells sa ibang bahagi ng katawan ay nagkaroon ng transformation at naging endometrial tissue na nagkakaroon ng buwan-buwang pagtubo. Sana po ay nakapagbigay ako ng dagdag kaalaman ukol sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Doc Rico DG, para parati po kayong kasama o kabahagi sa ating mga susunod na talakayan at han po kayong makakatanggap ng ating health tips. Sa FB naman po ay hanapin lang ang site na Doc Rico. Kaya like, share, subscribe and follow na po kayo and be a part of our growing community. Hanggang sa muli po para sa usapang kalusugang pangkababaihan. Ito po ang inyong lingkod, Doc Rico de Guzman. Laging tandaan ating pangalagaan, ating kalusugan.